Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, ating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit. At kayong lahat na naririto ngayon, ang inyong mga intensyon, ang inyong mga hinihiling sa Diyos. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, tayo ay dudulog sa Diyos. Sa mahal na ina upang dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. Atin din pong ipinagdadasal ang lahat ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, yung lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo at kanilang kaarawan, kasama po ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Isu, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Busi ay nasa Kaldeya sa baybayin ng ilog Kebar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa paggaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo.
Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad, ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa Sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa bayawang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo noong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasing buti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siya'y nagpalakas sa sariling bansa. Kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang lahat po'y magstayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati." Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" "Opo," sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, "Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?" "Sa mga dayuhan po," tugon niya. At sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunpaman,
para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Habang binabasa ko po ang mabuting balita at pinagninilayan ang kaugnayan nito sa ating buhay, ako po ay napapangiti. Alam niyo kung bakit. Sabi ko, akmang-akma ito sa buhay nating Pilipino. Kasi kung tayo'y makipagrelasyon, ay very personal. Unlike other cultures, iba, head level sila. Tayo very personal. At lagi nating ikinoconsider ang damdamin ng iba, hindi ba? Kaya palasak sa atin, naku, baka meron silang masabi. Dahan-dahan ka. Para wala silang masabi, ang nasasacrifice kong minsan ay yung tama at totoo. Oh, case in point. Minsan, kahit mali ang ginagawa ng inyong mga anak, baka sila'y masaktan at baka sila ay may masabi sa inyo, and you do not want to hurt them and lose them, tatahimik na lang kayo. Di nyo sila iko-correct, right? Alam nyo na mali na nanagbibisyo. Alam nyo na mali na nagsusugal. Alam nyo na mali na ang inuuna ay hindi ang pag-aaral. Pero dahil ayon yung meron silang masabi, minsan ikinokompromise ninyo ang totoo at tama. Ganon din sa inyong mga asawa. Alam nyo naman, sabi sa Batangas, alam nyo naman na mamarsyagit ang inyong asawa. Pero para walang masabi, sige, di na lang kayo iimik, mananahimik na lang kayo kasi baka maapektuhan ang inyong mga anak. In the end, ganun din sa mga kaibigan. Alam nyo na may mga kaibigan kayo na sala ang ginagawa. Nangungupit sa opisina. Pinagnanakawan ang institusyon. Pero para wala silang masabi, kahit mali, natahimik na lang kayo. Ganyan tayo mga Pilipino. Sometimes we compromise our relationship. At minsan nagiging accomplice tayo sa mga maling gawa na hindi natin sinasadya dahil ayaw lang nating merong masabi ang ibang tao sa atin. Pleaser baga. Napaka-pleaser natin mga Pilipino. Sa ibang kultura, hindi. Talagang sasabihin nila straight sa iyo without any intention to harm you. Kung mali ka, mali ka. Oh, no, 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 Father. Hindi pwede yan. That's wrong. Sa atin, hindi ganon. Hindi pa natin dederechahin sabihin, gagawa pa tayo ng pamamaraan, hahanap pa tayo ng pamamaraan para masabi sa kanila. Kasi nga, napaka-relational natin. Pinapahalagahan natin ang relasyon natin. At tama naman ito. Kaya lang may boundaries po ito. At hindi tayo dapat mabuhay sa expectation at sasabihin ng ibang tao. Nakakalungkot ang buhay ng isang Kristiyano at binyagan kung nabubuhay tayo sa expectation ng iba. At our age, Diyos ko, 50 na, magsi-senior citizen na, o malapit ng magsauli ng buhay sa Diyos, hindi pa na mabuhay sa sariling paninindigan. Napakalungkot ng buhay na ganyan. Dahil lang ayaw may masabi ang ibang tao sa kanya. Sa buhay natin, meron talagang stage sa buhay natin na dapat meron tayong paninindigan. Na ang paninindigan natin ay hindi mali o hindi bunga ng compromise, kundi bunga ng katotohanan. Bunga ng pananampalataya. At hindi tayo takot
manindigan dapat dahil lang sa sasabihin ng ibang tao, hindi tayo dapat mabuhay sa expectation ng iba. Sabi ng isang psychologist, ang problema ng tao ay nanggagaling sa kanyang interpersonal relationship. Bakit daw? Kasi marami daw sa atin ay nabubuhay sa expectation ng ibang tao. Parang kung ano yung iniisip ng ibang tao, yun ang ginagawa natin. Hindi kung ano yung gusto natin, hayaan nating ipaunawa sa ibang tao at sila ang mag-adjust dun sa gusto natin. Pero may boundaries yan. Ang boundaries niyan ay as long as, number one, nakabase sa katotohanan. Number two, merong respeto tayo sa ibang tao. At ito ay bunga ng pagmamahal natin, no? So, truth, love, and respect. Na gusto nating maging matagumpay ang buhay natin nang hindi ayon at batay sa expectation ng ibang tao. Sa ating mabuting balitang narinig ngayon, mga kapatid, napakaganda ng naging pamantayan ng ating Panginoong Jesus. Tinanong sila, nagbabayad ba kayo ng buwis? Alam niya na by law, ang sinisingal lang ng buwis ay yung mga foreigners. Pero hindi rin mali na magbayad ng buwis ang mga citizens para suportahan ng gobyerno. Ibig sabihin ang kanyang pamantayan ng para wala silang masabi ay ayon sa katotohanan. At yan ang boundaries natin bilang nakikipag-ugnayan. Mga kapatid, kapag ka mali na ang ginagawa ng inyong mahal sa buhay, asawa, anak, kapatid, pamangkin, magulang, kaibigan, kasama sa trabaho, huwag ninyong mang idadamay ang inyong kaluluwa kung sakaling ito'y magdadala sa inyo sa kasalanan. Dahil lang sa ayaw ninyong may masabi sila sa inyo. Hindi na yun pamantayan ng Kristiyano. Tama na dapat nating paluguin ang ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Dahil hindi naman tayo mabubuhay nang wala sila. Pero kapag kamalina ang kanilang ginagawa, at kung tayo'y tunay na nagmamalasakit bilang Kristiyano, hindi rin sana tayo dapat matakot na itama sila at sabihin sa kanila ang totoo sa tamang pamamaraan in the context of truth and charity. Eh, wag naman, oo nga, gusto nyo nga silang maitama, ay mali naman ang pamamaraan. No? Hindi naman ganoon. At lalo din namang hindi tama na para lang walang silang masabi, kahit mali na, mananahimik na lang tayo. Hindi ganyan ang pamantayan ni Kristo. Hindi ganyan ang pamantayan ng isang tunay na binyagan. Kapag mali, kahit pa walang gumagawa nito, o kapag mali, kahit pa lahat ay gumagawa nito, kailanman yan ay hindi magiging tama. Pero ang tama, kahit wala pang gumagawa nito, kailanman yan ay hindi magiging mali. At huwag tayong matakot bilang mananampalatay at bilang tagasunod ni si Kristo na maging tuwid at may panindigan ng pamumuhay. At lalong hindi natin ibatay sa expectation ng ibang tao ang desisyon natin sa buhay. Kapag tayo'y nabuhay sa ganyan, lagi tayong balisa. Lagi tayong walang kapayapaan. Lagi tayong takot na manindigan. At napakalungkot ng isang Kristiyanong ang buhay ay ganyan. Pero kapag tayo'y nabubuhay sa katotohanan, nabubuhay tayo na kinalulugdan ng Diyos kahit tayo'y nag-iisa.
Lagi tayong payapa. Lagi tayong masaya. At laging positibo ang tingin natin sa buhay. Kasi kinalulugdan tayo ng Diyos. Kaya huwag matakot sa expectation ng ibang tao. Ang kasabihang para wala silang masabi ay nakabatay sa katotohanan. Pagkamali na, matuto tayong manindigan sa tama kahit sila'y sumama ang loob sa atin. Kasi ang tunay na nagmamahal at ang tunay na magmamalasakit ay handang magtuwid kahit sila'y masaktan dahil sa katotohanan. Hindi nangungunsinti ng mali. Itinutuwid ang mali. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong bigay sa amin upang maihain ay sa nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit nito'y walang anumang maidaregdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Thank you.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kayong mga labang
ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Para po sa ilang patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong banal na misay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magstayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.